Hi guys! Nandito tayo ngayon. Bar and restaurant. A gastro bar pala siya. Ayan, nandito yun. Maraming alak. Pero bawal. Ngayon, open natin yung mga ilaw. Dito sa hindi siya electrical room. Pero nandito lahat ng switch. Iba-ibang switch siya. Tapos may nakikita kayo dito is ano to, switch siya, dimmable switch. Yan, nakikita nyo nag-ano yung ilaw. Yan, lumalakas, pwede nyong hinaan, pwede nyong lakasan. Okay, yan. Okay, switch, dimmable siya, pwede siyang dim. So, dimmable switch ang tawag dyan. Nandito lahat ng controls namin sa likod. So, ito yung panel box namin. Ang ano lang, nandun yung dapat dun yun eh. Yung ano niya, fire protection. So, fire hose cabinet yung tawag. L.E.D. yung tawag dito. Neon light. L.E.D. siya. Ito naman, gumawa kami dito ng, yan, acrylic siya. So, parang lumulutang yung mga bote. Yan, kikita nyo. Okay. Yung switch naman ito, nasa ilalim. Ligay namin para hindi na namin sinama doon. Para pwede siyang buksan anytime kapag nandito lang. So, separate siya. So, yan. Yan. Yan yung effects niya. So, parang umiilaw bawat bote. So, dito yung bar counter. Yan. Mimix yung bartender. Yan. Ayan, nakikita nyo yung ilaw. Ganda siya. You know? Ito, ginawa lang namin yung counter na to. Mamaya papakita ko sa inyo yung counter doon. Kung paano siya ginawa. So, may mga framing siya. Ayan. Mga framing siya. Ayan, nagdagdag na lang kami ng mga counter dito. Stainless. Ayan. So, tawag dito is mirror finish. Para nga lang siyang hairline finish kasi nga nagasgas. Ito yung coffee maker namin dito sa Sisos. And sa for the meantime, sarado muna siya ngayon kasi ECQ. MECQ siya. So, yan. Sink. Magasan namin. Magasan ng mga alak, bote, ganyan. Tapos tayo. Sa dimian light na parang babae siya. Tapos wala siyang baba. So, ito. Ayan. Ito nyo. Ayan. Meron tayong double action hinges yung ginamit natin dito. Pwede siya. Pinta. Pagali. Double action siya. So, pwede siyang palabas. Pwede siyang palabas. So, ganyan yung ano sa mga bar ngayon. Ito naman, binili lang ito ng may-ari. Dito nilalagay yung mga nag-reserve o battle keep ang tawag doon. So may mga pangalan yan kung gusto nilang balikan yung mga bote. O babalik ulit sila dito, iwan lang nila dyan. So may ilaw din ito, may natin saksak. So yun yung mga menu. Kasi ito please. Drop ceiling. Drop ceiling ang tawag dyan. Ayan. Drop ceiling. So, ginawa namin to. Ang ginamit naming materials dyan is pisen board or cement board. Tapos nilagyan ng mga ilaw. Mga pin light. So, mga warm white lang yung gamit namin dito. Lagi. Para hindi siya masyadong mainit or maganda siya sa tawag. So, ito yung bar counter. Nag-iiba-iba siya ng ilaw. Ayan. Ngayon, red siya. Pwede mong ibahin. Kasi hindi ko alam kung nasa yung remote. Ayan. So, red siya. So, ito acrylic. Then, may sticker. Unang substrate nito, acrylic. Pinatong namin dun sa frame niya na wood.
na 3/4, and then acrylic white, yung diffuser white, tapos yung clear na manipis lang at 3mm, tapos nilagyan ng sticker. So meron siyang aspect, meron siyang design. So hindi siya stone, or hindi siya basta acrylic lang siya, para nagre-reflect yung ilaw sa loob niya. So yun yung effects mo. So close siya ngayon. Ayan. Ito pinagawa lang din, hindi siya binili. Okay. So may makikita kayo dito na salamin. Tawag dito accordion door. Ayan, accordion door ang tawag din. So natutupi siya pag ganun-ganun, parang pamaypay. Pwede siyang tupiin. Gagamitin yung labas dun. Kasi lang, naglagay kami ng fix na door dito. Kasi nga, medyo pinix na to. Para, eto, aircon. Yung labas, yun yung smoking area. So, eto naman yung DJ's booth. Yan. DJ's booth yan. Nandiyan lahat ng equipment ng DJ. Okay, mga speaker. Yan. So open, mag-o-open siguro siya after ng mag-announce yung government. So wait lang yung mga talagang suki na pumupunta dito, pero napupuno to talaga, grabe, grabe. So mga mag-visit dito, sulit yung visit mo. Tsaka hindi siya ganun kamahal. Ito ang tawag dito, yan, may kinang-kinang. Yan. Ano siya, mga LED siya. Yan. Isa-isa namin yung pag ano niya, binutas namin yung isa-isa. So ito is 1400 LED, para siyang may hair, tapos tinusok-tusok namin, binutas-butas namin, tapos nilawit namin, and then kinat namin. So makikita niyo parang meron pa siyang ibang mahaba yun. Okay lang yun, walang problema. Lagay ko na lang sa caption yung kung anong klaseng ano yan, ilaw yan. So yun. Tawag dito sa mga ilaw na to is fix in light. Kaya sa may mga ilaw din na directional, yun ay kung saan ba siya pwedeng itutok. So papakita ko sa inyo guys yung kung paano namin ginawa yung bar counter na yun. Yan. Ito, nasaan na? Yan. Ito kasi nakabukas. So pinagbabasihan namin. Pero mas aayusin namin para maganda yung maintenance. So punta tayo dito. Ito yung alfresco area, which is walang aircon. May fan lang siya na malalaki sa taas para malamig, pero mainit pa rin dito. Sobrang init. So yan, ito yung trellis. Trellis yung tawag dyan. Tapos nilagyan lang ng design. Nilagyan siya ng mga artificial plants. Okay. Yung magapang. Ito pala. Sunscoop to. Meron siyang ano sa loob. Pisen board siya. Tapos meron siyang foam sa loob. Para yung ingay ng sounds hindi masyadong lumalabas. O nagbabounce back lang siya sa loob. Soundproofing siya. So ngayon, ito yung sinasabi sa inyo na ready siya. Pinagawa namin na bar. So yan. Ito yung framing niya. No? Tapos ito yung pagpapatungan namin ng acrylic. Pakita ko sa inyo yung drawing niya. Ito. Ito yung drawing niya. 3D drawing siya. Saka yung details, yun lahat. So ito yung ginagaya lang, then kailangan mo i-monitor to lagi, kasi pwede siya mag-iba-iba ng design. Pwede siyang, pwede kang magdagdag, pwede kang magbawas, kasi nga dito lang siya, wala siyang talagang details. So napag-aralan na namin to. So ito pa yung ginawa kong details niya. Ayan, ito yung acrylic. Ito yung wood, nakikita niyo yung wood. Framing niya, yung shelves niya. Tapos ito yung mga acrylic na clear. Ayan, nalalagyan namin ng stickers. Ayan siya. So ito yung mga holes na pagbubutasan namin para ilagay yung mga LED lights. So ayan. Tapos dito yung mga bottles.
yung mga wine na nakita natin kanina doon. So ito yung area niya, mas lumaki kasi nga mas madami kasing umaano dito nag umiinom or nag ano, kapawala ng stress ganyan. Pero ito artificial lang din siya. Ayan, artificial grass, artificial plants, ayan lahat. Tapos may ilaw siya, LED rin siya lahat. Ayan. So yan, ito runway, walkway, meron siyang ilaw, LED sa kabila, both sides. So may ilaw siya kapag gabi, pwede namin siyang pailawin. Nandito siya sa isang video ko, makikita niyo yung mga ilaw dito, yung LED nandito, lalagay ko na yun yung description sa baba. Ayan, design lang din yan. Hindi siya totoo guys, artificial lang siya. So, ito yung kabilang side ng alfresco, same lang din, may trellis. Ayan. Tapos, nga pala, meron siyang dimmable light din. So, itong mga ilaw na yan, ito yung dimmable light. Ayan. Kapag pinilit ko siya, ilaw siya, malakas yung ilaw. Tapos yan, pwede mo siyang painain, pwede siya mo siyang palakasin. So LED siya with dimmable light. So ang dimmable light, hindi siya basta-basta bibili ka ng ilaw. So meron din siyang ilaw na kailangan dimmable din. Tapos yung dimmable switch doon, o fuse, o switch. Ayan, kailangan compatible sila. So, dimmable, ang bibili mo dito is dimmable light, tsaka dimmable switch para mapa-effect mo yan. Ayan. Okay. So, maganda tong design na to. Interior design, bar design. Tapos, eto din, may ilaw din to. Itong design ng wall, part ng ceiling na siya, meron siyang LED sa loob. So makikita nyo yun dun din sa yung link na nilagay ko dito sa description sa baba. So balik na tayo dito sa bar. So ayan, makikita nyo yan, cove light, drop ceiling na cove light, may light siya sa loob. Oh, iilaw siya dun sa loob mismo. Yan, makikita nyo dito. Yan yung cove. Ano siya, ilaw sa taas. So, nagre-reflect siya kapag inuksan natin. So, yun lang yung update ko dito. Ngayon ko lang ito blinag. Kasi halos ngayon lang din nakompleto to. So, marami pang dinadagdag. Kasi nga, kung ano yung kailangan nyo. Kasi kapag bumuo kayo minsan ng isang ano, design, hindi siya basta-basta na. Ito na yun, tapos na yun. So, minsan may kailangan yung ano, bartender, yung waiter, yung waitress, yung ano, lahat ng nagtatrabaho dito, meron silang mga kailangan na paglalagyan, cabinet shelves, ganun. Tapos mga saksakan, minsan hindi na aayos agad. So kailangan natin talaga na tanungin din sila yung mga design. So nga pala, ito yung binubuo namin to. Siyempre wala pa yung ibang mga equipment, wala pa yung yan, wala pa yan. So nag-a-adjust din kami, wala pa yung lamesa na yun, stainless. So, kailangan din namin mag-adjust. So itong sink na to, wala pa rin yan. Ginawa namin, hindi naman to plan na magkaroon ng ganito. Gumawa kami ng system, plumbing system papunta dun sa mga downspout niya, na yun lang yung pinakamadali. So yan, mga pendant light. Yan, pendant light siya. Lahat to halos gawa lang dito ng mga in-house. So bibigay lang kami ng details sa kanila, then gagawin nila. Especially to, ang railings na yun sa baba, welding lang din yan. Tapos pinakintab, vinyl, nilagyan ng mga tukod. Ayan, mga braces niya. So, halos lahat ito. Then, ito din yung mga upuan. Gawa lang din yan. Ito rin, gawa lang din yan. Ayan, mga leather. Okay. Ayan, yung gawa lang din yan.
dito lang namin ginawa. So, dagdag. So, yun lang muna guys. Dito to sa Del Monte Avenue, Quezon City. Kung gusto niyong pumunta rito, ang address ito is 283 Del Monte Avenue, Barangay Manresa, Quezon City. So, kapag nagbukas na to, siguro a-announce sila pwede na, or basta mag-a-announce sila ng malalaman niya naman yun kung ano yung sinabi ng government. Pwede na siyang pwede nang pumunta sa mga ganito. Pakita ko rin pala sa inyo yung guys. May location ng Jesus. Basta yun. Yung labas niya. Okay, ayun yung tsura ng labas niya. Tapos ito, may ilaw din doon taas na to. Ayan. May ilaw din siya, ano. Tube lighting din siya. Ayan, tapos nag-iiba-iba rin. Pwede natin ibahin yung kulay ng ilaw niya. Tsaka yung ano, yung andar. Ayan, yung blink-blink niya. Okay. So dito siya nakalaki. Makikita niyo. Ito yung office. Yung parking, mahaba. Yung stairway to heaven. Ito yung stairway ng kapag gusto mong manual, punta ka lang dito. Pero may elevator naman. So ito yung elevator. Elevator, maliit na elevator naman siya na kaya from ground hanggang dito sa fourth floor. Oh, another kasi kapag totoo to, medyo hindi mabubuhay dito. Kailangan ng totoong maintenance, pag-aalaga din sa totoong halaman. So ang ginawa namin, artificial lang, parang design lang siya. Hindi na kailangan ng ganun. So ito, makikita nyo, clear, bronze glass siya, hindi siya glass, acrylic lang siya. Acrylic lang siya. Tapos yung likod pala ng aircon niya, natural vent siya. Ibig sabihin, ito kasi yung elevator natin dito, aircon eh. National ventilation lang siya na may hangin na pumapasok. Yung baba, nag-aircon din kami na kahit may open air. Open area na kailangan lang dun sa guest na pupunta. Yan. 16x16 inches, which is existing. Yan. Tapos may mga ito ang tawag pala dito is glass panel. Glass panel ito. Ayan, kami rin gumawa nito. Ang mga frame. Tapos ito, pina-subcon lang. Mga glass. Painted siya. Tapos yan, frosted yung mga sticker. Para hindi siya masyado kita yung mga tao. Na. So ayun guys, sana nagustuhan nyo itong vlog na to kahit hindi siya kompleto. Kahit hindi ko na-discuss lahat ng mga items dito, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung ginawa namin dito. So, yan. Madami tayo yung gumawa dito. Maraming workers, iba-ibang skills. Carpintero, mason, lahat. Tapos yung mga paring nga pala yung ginamit dito sa city. So, yun. Yun lang muna. So, operational na to. Kaso lang lockdown. So, yun. Thank you sa panonood nyo. Kung nagustuhan nyo yung mga nakita nyo, sana naman mag-subscribe kayo sa channel ko. Tapos, click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video ko pa nagagawin. So, meron din ako mga cover song, may original songs, pero hindi ko pa nilalagay lahat ng original songs ko. Kasi, inaayos ko pa. Nagpa-practice pa lang ako mag-edit, ganyan. So, bago pa lang tayo. So, wag nyo rin sanang i-skip yung mga ads na lumalabas. Sa konting tiyaga lang, panoorin nyo. Saglit lang yan. Yung mahaba, sige, skip nyo na. Pero yung maliliit, wag na muna.
comments eh, nakakatulong din yan sa akin. So yun, yun lang, marami pa akong video na papakita sa inyo kapag may oras. So ito, itong oras na to is vacant ko lang, so lunch time, so sinamantala ko na para mapakita sa inyo itong design na to. So my name is Archie. So yun, thank you sa panonood at stay tuned lang kayo sa marami pang magagandang video na pipilitin kong gawing maganda. Sige, bye-bye. Yun lang. Ingat.